isang magandang hapon mga ka-trackers. Hapon or gabi na, hapon pa to, 5 o'clock ang oras. Nandito tayo sa Netherlands mga ka-trackers, sa road 35. Ngayon pupunta tayo sa road E1. In 600 meters, take the interchange on the left. Yan na mga ka-trackers. Interchange to the left. Right after 3 kilometers. Interchange. Take the interchange on the left. In 3 kilometers, take the interchange on the right. Yan, mga ka-trackers, palagi nating ma-ano tong yung kulay puti. Shoutout sa ating lahat mga ka-trackers, sa mga baguhan at natihang mga subscriber. Tuloy-tuloy lang suporta nyo sa inyo, sa akin mga ka-trackers, dahil alam nyo naman na tayo ay gusto makakatulong mga ka-trackers. Sana ay hindi kayo magsawa sa akin. Ngayon nandito tayo sa ano mga ka-trackers sa Netherlands. Alam nyo naman na nung nakaraan galing tayo sa North Pole sa Sweden. Kukuha tayong pangarga dito mga ka-trackers, dadalhin natin sa Sweden. Hindi natin alam kung hindi pa natin na-search kung saan lugar sa Sweden, kasi ang Sweden ay napakalaki mga ka-trackers. Dito sa Netherlands mga ka-trackers, menu nangangapapatay dito dahil hindi natin hindi tayo palaging nakabiyahe dito mga ka-trackers. Mas medyo uki-uki pa ang Germany. Yan, ganyan talaga mga ka-trackers, dandahan at makikirandam. Kung sakaling maligaw ka mga ka-trackers, mapadritso. Hayaan mo na mga ka-trackers, huwag kang mataranta. In 600 meters, so, marami pa take the interchange on the right. Huwag mong problemahin yan mga ka-trackers. Dito tayo kasi dito tayo sa E1. Yan. Maglahilo tayo dito sa E35. Take the interchange on the right. Kailangan dalawa ang gagamitin natin mga ka-trackers. Si Google Earth Map at saka si Nabi, navigation. Para siguradong walang supply. Dinig nyo naman mga ka-trackers kung ano yung sinasabi. Ayan. Hindi na lang mga ka-trackers, pero matuloy naman yung una-una. Sige lang. Mabilis naman sila. Ganon ang style dyan. Makikirandam kasi mamrino yan pag may kamera. Yan mga ka-trackers, 100 120. Hindi naman tayo abot yan mga ka-trackers, kasi ang track natin ay 85 lang ang takbo. Kasi sinakal naman to mga ka-trackers. Hindi, nakarating ako dito sa Amsterdam, sa Luban. Nakalimutan ko na mga ka-trackers, hindi ko na matandaan sa tagal-tagal ang panahon. Yan ang mga ka-trackers. Kaya iningan nyo ko yung mga kabataan, kahit yung may edad na rin, may pamilya, may asawa, o hindi ka rin nung harap magka-trackers. Patayo ng isang linya mga ka-trackers, kasi ang drawing ay tatlo ng linya. Paglipat, tingin sa side mirror at dandahan. Yan, alam ko naman, alam sa karamihan itong mga ka-trackers. Dahil ito yung pinaka-basic itong mga ka-trackers. Pero mataranta ka, wala nang tingin-tingin mga ka-trackers. Importante dyan na ano, hindi ka mataranta. Relax, relax ka lang, sabi ng kasama ko. Yan.
tingnan yung Netherlands mga ka-trackers, yung mga bilis nila kabahayan, may mga maraming mga puno ng kahoy, talagang pinipreserve nila yung kalikasan. Hindi rin natin alam mga ka-trackers so kung anong klaseng pangarga ito. Sana ay normal lang na pangarga mga ka-trackers, kasi ang EDR kasi mga ka-trackers, talagang problema yung mga ka-trackers. Paborito ng mga polis, pag buwan nagkakamali ng mga dokumento, kulang ng dokumento, ang laki ng payan yan mga ka-trackers. Yung truck namin ngayon mga ka-trackers, kinabiyahing Italy, yung kasama ko nandun pa sa police station, halos magdalong buwan na, nakulong, hindi naman siya nakulong, bali nahold na siya doon mga ka-trackers kasi hinihiring pa, kaso pa. Ang magbabayad yan, yun siguro yung nagpakarga. Nagpakarga siya ng mga dangerous materials na unsafe pala. Unsafe sa kalikasan. Matindi sila sa kalikasan dito mga ka-trackers. Yung ibig ko sabihin, yung EDR, yung mga dangerous materials mga ka-trackers, kasama na, kagaya ng flammable gas, yung mga perfume, pabango, battery, yung mga loose, yung ano, yung mga chemicals, biruan yun mga ka-trackers, mayroon yan sa, may batas yan sa United Nation Rules, napakadami, at kailangan ka rin, kagaya sa akin mga ka-trackers, mayroon akong lisensya sa EDR. Pag magmaniho ka ng truck, nagkarga ka ng EDR, siguradong airport ng kalalabasan mo mga ka-trackers, at bago yan, magbabayad ka pa ng malaking penalty. Yun ang ganyan sila kalupit mga ka-trackers. Kaya huwag kang magmaniho na wala kang EDR license. Lisensya yan mga ka-trackers, kasi matindi ang training dyan, yung ano, pinag-aralan yan mga ka-trackers. Baka sa totoo lang mga ka-trackers, ako ay hindi naman natin masasabi, talagang gusto kong mag-alaga ng mga baka mga ka-trackers, dahil meron akong kunting kunting lupain lang, at mga mga hayop, baboy, kasi sakaling uwin ako mga ka-trackers, meron akong alagaan, mga nabuhay. Sa hayop ako ang ano, hili ko mga ka-trackers. Sana ay makapag-ipon tayo mga ka-trackers, dahil mayroon pa tayong mga, mayroon pa kong dalawang estudyante, kailangan ito ay mapatapos. Habang nag-aaral sila, mag-iipon din ng dandaha pa kunti-kunti. Kasi mahirap din yung matagal tayo sa abroad na walang nangyayari. Tagal ako sa Dubai mga ka-trackers, 14 years ako doon, government, public transport, walang nangyayari mga ka-trackers, dahil nung una maganda-ganda sana ang sahod, napakamahal ang bahay, pagkain, binawasan nila ang sahod, suma total mga ka-trackers, wala talaga na ipon, hirap. Kita nyo naman mga ka-trackers, oh, walang puknat yung mga truck. Yung isa ko, itong overtake sa ating mga ka-trackers, nagkarga na yata ng mga kambing or muton. Kakatayan yun mga ka-trackers. Ang baga naman ipagpunsin na to.
ka tracker kung papayag ba siya na doon ako pumorada dahil mayroon naman akong loading bukas. Dalawang bansa na lang mga katrakers, Switzerland na lang at saka Spain. Maso lang, hindi pinagkakaloob sa atin pa. Sige lang mga katrakers, dito mga katrakers, kasi walang ganong magnanakaw dito mga katrakers, yung mga bike sa likuran lang. Ikagaya sa atin, ah, nako, malingat ka lang, wala na yan. Amsterdam 122. Yan ang capital city ng ano ng Netherlands, Pula or Holland. Shoutout sa ating lahat mga katrakers, mga datihan at baguhang mga subscriber. Alam ko naman kung sino-sino kayo na mga diehard sa akin, hindi kita makakalimutan, you know, may nag-harvest ng ano, puros mga di makina lahat ang mabilis. Yung mga Pinoy trucker sa Canada, shout out! Pinoy trucker sa Europe, kahit saang bansa dito sa Europe, basta Pinoy truckers. Sa Middle East, sa Saudi Arabia, shout out! Sa New Zealand, sa Malta, sa Pilipinas, doon tayo sa pinaka-original natin. Shout out sa ating lahat mga truckers. Shout out din sa aking mga kamag-anak sa Rosarioan, Batuan, Bohol, Limukon, Dimiao, Bohol, Davao de Oro, Davao City, mga kapwa ko OFW sa buong mundo. Shout out sa ating lahat. Sa aking mga brother and sister sa
Pi Omega Sigma, Pusan Fraternity and Sorority, 1968 International. Shout out sa ating lahat. Shout out din sa aking mga classmates sa batch 92, batch 91. At lalo na dito sa kasamahan natin dito sa Anderson. Hindi natin maisa-isa yung mga pangalan sa sobrang dami ng Pilipino. Maraming salamat mga ka-trackers, kasi medyo mahaba-haba na to, mahirap na natin i-upload. Maraming salamat.